Sa Diyos ama namin, awang minimitin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan nang kalinis-linisang magliniki sa makal na Birhen Maria. Ang kanyang pagka-Immaculate Conception. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurian,
sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kagapin mo ang aming kahilingan. Ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Ng Diyos. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mo na maging marapat na tahanan ang mahal na Birhen na ipinagliki na walang minanang kasalanan. At siya ay ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ang lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, luubin mo na kami ay maging dalisay upang kami ay maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis.
Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki." "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ko ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang, yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hiniring niya tayo bago pa nalika ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak.
At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki bukat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumikanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya ng mabuti kung ano ang kahulugan niyaon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari
ay walang hanggan. Ang tanong ni Maria, paanong mangyayari ito? Gayong ako ay dalaga. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ano ba ang kahulugan ng pagka-Immaculate Conception ng ating mahal na ina na si Virgen Maria? Mula noong inilagay si Maria sa sinapupunan ng kanyang sariling ina na si Ana, inalis ng Diyos sa pagkatao ni Maria ang lahat ng pagkahilig sa pagkakasala na minana natin sa ating mga unang magulang. Inalis sa kanya yung tinatawag nating original sin. Si Maria ay may free will. Kung gusto rin niyang magkasala laban sa Diyos, magagawa rin niya. Pero si Maria, mula nung siya ay isinilang hanggang siya ay namatay, iniwasan niya ang lahat ng pagkakasala bilang pagmamakal niya sa Diyos. Sa buong buhay niya, nanatili po siyang dalisay, walang nagawang anumang pagkakasala. Yan ang tinatawag natin Immaculate Conception. Sa araw na ito, batiin natin sa Blessed Mother sa kanyang pagiging Immaculate Conception. Sapagkat siya ay Immaculate Conception,
Nahirang siya ng Diyos na maging ina ng ating Panginoong Jesus. Hilingin din natin sa ating mahal na ina na bigyan tayo ng tulong na makaiwas din sa lahat ng pagkakasala bilang pagmamahal natin sa Diyos. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang kalinis-linisang paglilihi, hinirang mo, O Diyos, si Maria bilang makabagong Eva, tanda ng bagong simula ng aming paglalakbay tungo sa buhay kabanalat. Kaisa niya, kami ay dumudulog sa iyo, aming Ama at tagapaglikha, ang ating tukon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Lumago nawa ang simbahan sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria tungo sa kabanalan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Marating nawa ng buong mundo ang kapayapaan sa pamamagitan ng dasal at pagsisisi sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maging gabay nawa namin siya sa aming paglalakbay tungo sa iyo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maghilom nawa ang mundo sa pandemya na dulot ng COVID-19, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapahinga nawa ang mga kapatid naming pumanaw na sa piling ni Maria at ng mga banal sa kaluwalhatian mo, O Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kaisa ng makal na Birhen Maria na siyang hinirang mo na maging kalinis-linisang ina ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nabubukay at naghahari kaisa mo at ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming iniaakin sa iyong dambana ngayon na dakilang kapistahan ng kalinis-linisang pagliliki ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya ay makasangkot sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Inilulugog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang makal na Birhen na kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo ay siya ang magluway. Sa kanya ay mababanaag ang sambayanan, kabiyak na dalisay
at walang bagid kataksilan, laang magbigay ng puspus kalinisan sa mga nananabik sa anak mong makal na kordero na nag-aalis sa aming kasalanan. Ang makal na birgen nga ay iyong inilaan na maging katuwang at huwaran ng katapatan. Kaya kaisa ng mga angkel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala
sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabukay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin ito sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinagsamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayon na banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manakin ni Mariang Birkeng Mahal na ipinagliking may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagtatalaga ng sambayan ng Pilipino sa Immaculada Concepcion. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos. Habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito, nadaang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami ay bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito, ay naghahayag ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayanan na nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo
ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihakatid sa iyong puso. Bunsod ng banal na Espiritu, yakapin mo ng may pagmamakal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay ipinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang aming ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuki, karakasan, mga paglaban-laban na naghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lakat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahanda ang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibig namin ay pakinggan, o mahal na ina ni Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Panibagugin nawa nito ang kaluuban at budhi ng bawat isa. O Maria, ina ni Kristo, ang aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan,
at aming pag-asa. Amen. Amen. Pagtatalaga ng mag-anak kay San Jose. Bunying San Jose, kalinga at manunubos, kabiyak ng puso ng makal na Birhen Maria. Sa iyo, ipinagkatiwala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Sa iyo rin isinalalay ni Maria ang kanyang tiwala. Bahagi ka ng pagkakatawang tao ni Jesucristo. Nakikiisa kami sa Panginoong Jesucristo at sa mahal na ina sa pagpaparangal sa iyo. Taglay ang tunay na pag-ibig at pitagan. Sa araw na ito, nais ka namin maging aming ama, tagapagkalinga at tagapagtanggol. Niloob ng Diyos Ama na ipagdiwang ang taong ito na nakalaan sa iyong karangalan at sa 500 taon ng Kristiyano sa aming kapuluan. Taglay ang puso na nagagalak. Kinikilala ka namin bilang dakilang kaloob ng Diyos upang maging aming kamanlalakbay, guro, huwaran ng tagapagtanggol ngayong taon ng Hubileo. Lumalapit kami ngayon sa iyo upang idalaga ang aming mga mag-anak at kahartahanan sa iyong makaamang pag-ibig at pangangalaga. Itinataguyod at kinubog mo ang banal na mag-anak sa Nazaret. Buong kababaang loob naming isinasamo na basbasan mo ang lahat ng aming pagsisikap na gawing salamin ng pagmamakal ng Diyos ang aming mga mag-anak. Kamtin nawa ng buong buo ng aming mag-anak ang biyaya ng matibay na pananalig sa pahayag ng Diyos at ang aming mga gawain ay maging patunay ng aming pananampalataya. Tulungan mo kaming maging munting simbahan ang aming mga tahanan sa pagtulad namin sa iyong halimbawa ng isang masinuring pananalig, hindi nagmamaliw sa pag-ibig at matatag na pag-asa sa ating amang mapagmahal. Lagi kang handang makinig at tumalima sa kalooban ng Ama na iniingatan mo si Kristo sa lahat ng panganib. Ipag-adya mo kami sa lahat ng makasisira sa mga pagpapahalagang batay sa Ebanghelyo at sa mga katuruang laban sa pamilya at buhay.
ingatan mo kami sa aming pakikibaka laban sa mga sakit ng aming lipunin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga inaasahan at ginakangad sa ipagkakamit namin ng kaligtasan. Isinasamo namin sa iyo ang biyaya na magbigkis ang aming mga mag-anak sa tunay na makakristyanong pag-ibig sa pakikiisa sa simbahang Katolika. Turuan mo ang mga ama na isabuhay na maging salamin ng pag-ibig ng ating Ama sa langit. Ang lahat ng aming pagsisikap na tumulong sa aming kapwang nasa kagipitan, sa iyo namin isinasalalay. Sa iyo, San Jose, gayon din kina Jesus at Maria, itinatalaga namin ang aming katawan at kaliluwa at ang lahat-lahat sa amin. San Jose, maging ama karinawa sa amin. Gabayan mo kami sa landas ng buhay. Pagkamitin mo kami ng biyaya, awa at tibay ng kaluuban at ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.